So, para po kay Papa, kung nasaan ka man, ako na po ito, si Marjorie R. Cabiles. Ang iyong magandang anak, at hindi ko alam kung bakit ayaw mo magpakita sa akin, eh, napakaganda ng anak mo. Shoutout po talaga sa manok. Pasensya na po sa manok. Yan. Gusto po magpa-shoutout ng manok. Shoutout! So, ayun pa, magpakita ka na kasi hindi ko alam kung kailan mo pa ba gustong magpakita. Sobrang haba na ng panahon. Wala na si mama. So, ano pa ba ang inaantay mo? May isip na rin ako. Gusto ko lang malaman mo pa na kahit anong man ang nangyari noon ay kailangan ko lang ng paliwanag mo. Kailangan ko lang ng isang ama na magpapaliwanag ng mga bagay-bagay sa nangyari noon. Kung bakit mo kami iniwan at kung gusto mo pa ba akong makita at makilala. Hello guys, this is Marja Whitey. At sa video na ito ay hindi ito normal na vlog. Ginawa ko tong video na to para siguro mapansin na rin ako ni Jessica Soho since napanood ko na meron na naman siyang natulungan na mahanap yung tatay. And then sabi ko siguro ito na yung oras. I will grab this opportunity para siguro mapansin at mahanap ko ang aking tatay. So yun, uumpisan muna natin sa storytelling hanggang sa mapunta na tayo dun sa pinaka point ng video na to. 1995, ginasal si na mama. 21 pa lang si papa at si mama ay 39 years old na. So ibig sabihin, parang naghahabol na siya ng kanyang gusto na niyang magka-anak, magka-asawa, ganon. Pinanganak ako ng February 14, 1996. Tapos, iniwan kami ni Papa noong 1998. 2 years old na yata ako. Dun sa 1998 na yun, umalis si Papa. Iniwan niya kami ni Mama. Kasi, sabi, yan, dun tayo. Sabi daw ay nakipagtanan daw yung tatay ko sa ibang babae. So, siguro dahil nga bata pa lang yung tatay ko, 21 pa lang siya, 23 na siya noon kasi 1998 na, naghanap siya ng ibang babae. Ang priority ni mama ay alagaan yung lola ko. Pangalawa sa panganay si mama. 1999, 3 years old na ako. Tandang-tanda ko talaga tong pangyayaring to. Itinago ako somewhere in Pitogo sa siguro 2 hours away dito sa bayan ko mismo. Itinago nila ako dun sa Pitogo kasi ang sabi nga daw is kukunin ako nung tatay ko kay mama. Parang nag-aaway-away na sila, ganyan. Eh di syempre yung nanay ko takot na takot. Ito'y sabi, ito'y kwento. Ayan, kwento sa akin ng tita ko since malaki naman na daw ako at kailangan ko nang malaman ang mga bagay-bagay. Ang sabi ay umaaligid-aligid na daw si Papa dito sa bayan namin para ako ay matsyempohan at ako'y kukunin na sa aking nanay. Kitang-kita ko noon at tandang-tanda ko nung itinago ako sa Pitogo. Si Mama, nagtatago siya. Ganyan. Pero parang ang kanya lang, bigyan niya ako ng wafer, binibigyan niya ako ng mga pagkain, ganyan. Pero hindi siya nagpapakita kasi syempre bata ako, ganyan, habol sa nanay, ayun, hindi nagpapakita sa kanya nanay ko. Kasi nga, maghahabol ako sa kanya. Itinago ako doon ng siguro mga ilang months and then, ibinalik na ako sa gumaka. Kasi siguro, nawala na si Papa, nagdesisyon na siguro siyang umalis na at magpakalayo-layo. Siguro nung mga nakaraang taon, nahalikwat ko yung mga gamit ni Mama. May mga sulat doon si Papa na ang mga nakalagay doon ay kesyo. Nakahanap na daw siya ng bagong asawa. Mahal na mahal daw siya ng bagong asawa niya. Ganyan. Ayan. Ang gwapo kasi ng tatay ko siguro. Ayan. E di, ayan, tinabi yun ni Mama. Kasi yung nanay ko napaka masinop. Lahat na lang itinatabi. Ganyan. May mga times din na pag pinapalo ako ni Mama,
ano, hinahanap ko talaga yung tatay ko. Syempre, bata pa ako nun. Iiyak ako, uy, asa si papa? Ganyan-ganyan. Walang magagawa yung iyak ko sa paghanap sa tatay ko. And then, 2012, pumanaw yung nanay ko. At the age of 55 years old. Pero, wala pa rin talagang lumabas na papa. 2015, nung nakonta ko yung tito ko na kapatid ni papa, si Tito Zaldi Lega. Ayan, kapatid daw siya ni Papa. And nagkausap kami, kwento niya sa akin lahat. At tumutugma naman yung mga sinasabi niya sa akin. Na naalagaan daw niya ako nung bata pa ako. At nakasama rin daw niya kami ni Mama. So, ayun. Ito, diretso na tayo dito sa pinakang punto. Hinahanap ko po yung tatay ko na si Joel Cantre Cabiles. Pinanganak noong November 12, 1973. 46 years old na si Papa, batang-bata pa. At ngayon po ay ako'y 24 years old na. Pinanganak siya sa San Fernando, Masbate at ang sabi ay nandun din daw siya. Ang tatay po niya ay si Jose Cabiles, ang nanay po niya ay si Salvacion Cantre. Way back 2017, January, hinanap ko na rin siya sa Lucena, kesyo nagstay daw siya dun sa Dalahican. Ganyan, nilibot ko na rin yata yung Lucena, kung saan mang parte sa mga tabi-tabing dagat doon, hinanap ko na din siya doon kasi nandun daw yung lolo ko at kasama daw niya si Papa. Pero wala pa rin akong nakitang Papa, wala rin ako nakitang lolo. Madami pong nagsasabi sa akin na i-post ko daw ito sa Facebook, though nag-post na talaga ako sa Facebook, wala lang talagang nag-share. Hindi ko alam kung ano bang kailangan kong gawin para i-share ng maraming tao. At sabi, i-KMJS ko daw. Siguro dahil maraming ang humihingi ng tulong sa KMJS, eh hindi nila matutukan ng pansin yung sa akin. Kasi natatabunan na siguro. Ayun, nag-chat na rin ako sa KMJS noon at siguro scene lang and then na-replyan naman nila ako. At kagaya nga na sinabi ko, marami siguro silang tinutulungang tao. Kaya hindi nila mapapansin yung chat ko. Ngayon, wish ko lang po talaga na mahanap yung tatay ko kasi since bata pa siya, 46 pa lang siya, 24 pa lang ako. Sa panahon po ngayon ay palala ng palala ang nangyayari sa mundo natin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mabubuhay at kung darating pa ba ako sa punto na mahahanap ko siya. Kasi ang sabi ko, ang plano ko, mag-iipon lang ako ng pera at hahanapin ko siya. Pero hindi ko alam kung, ayun nga, kung anong mangyayari sa akin sa mga susunod pang araw. Kasi ganito nga yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Wala po akong kapatid. Nag-iisang anak po ako ni Joel Cantre Cabiles at Merlin Ironcale. At siguro, ayun nga, dahil bata pa yung tatay ko, baka meron siguro akong kapatid sa ama. Kasi bata pa nga siya. Ito lang po yung nakikita kong paraan para mapansin ni Jessica Soho at ng KMJS para mahanap yung tatay ko. Matutulungan niyo po ako sa pamamagitan ng pag-share nitong video na ito at umaasa po talaga ako na makita yung tatay ko kahit na kung wala man siya. Sabi kasi ng tito ko, last na nakita niya si Papa ay may sakit sa dugo at hindi naman daw sa pag-iisip ng kung ano-ano man, eh baka daw wala na si Papa. Kung ganun man ang nangyari sa kanya, gusto ko pa rin makalikom ng ebidensya kung wala man siya, kung patay man siya, or ano man ang nangyari sa kanya. Gusto kong makakita ng lapida at kung buhay man ay gusto kong makilala siya para maging buo na rin ako. Kasi ayun, isa rin naman akong anak na naghahanap ng ama. Though syempre kahit na malaki na ako, kahit 24 years old na ako, kailangan ko rin naman makilala yung tatay ko. At para maging buo na rin po ako. Maraming salamat po sa mag-share ng video na ito. Sobrang laking tulong po para sa akin na ma-share nyo itong video na to. At makarating po ito sa KMJS at kay Miss Jessica Soho. Yun, maraming salamat po. God bless you and thank you in advance.